Hello guys, welcome back again sa aking channel at thank you sa palagyang pagsuporta at thank you rin sa palagyang panonood ng aking mga videos. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo gumawa ng websites gamit yung Canva. So ilang days na rin ako nagtuturo sa inyo ng mga Canva features, iba't ibang features niya at iba't ibang editing skills na pwede nating matutunan sa Canva. So ngayon, I will grab this opportunity na maturuan kayo. So, I've learned this one through tutorials. So, ngayon, I am going to teach you kung ano yung natutunan ko rin. So, kaya abangan nyo palagi lahat mga future videos ko at don't forget to subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe at click the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aking mga future videos. At para sa hindi nakakilala sa akin, I am Nel Ayula dito sa YouTube. And if you wanted to know more about sa akin, you can check the community tab or pwede nyong bisitahin yung Facebook profile ko. And I'm willing to accept kung sino yung mag-a-add sa akin. Then, pwede rin kayo sumali sa, sa group ko. Kapag may katanungan kayo, so doon directly ako sasagot sa mga questions nyo regarding sa mga tutorials at regarding sa mga videos na ina-upload ko. So, kung may tanong din kayo, you can drop down it below at saka sasubukan kong sasagutin yun isa-isa. At maraming salamat lagi sa pag-support nyo guys. Kung gusto nyo magpa-shoutout, maglagay lang kayo ng, mag-comment lang kayo ng hashtag pa-shoutout Kuya Nel. At saka i-shoutout ko kayo sa next videos ko. So ayan guys, punta ulit tayo dito sa canva.com, itong website na to. So punta tayo dyan. Tapos yung fokusan naman natin ngayon is about dun sa paggawa ng website gamit lamang yung Canva. So ayan, scroll down tayo, hanapin natin yung website ito. Click natin 'yan. Tapos pag na-click natin 'yan, pwede may mga templates na lalabas. So it's up to us kung saan ang gagamitin natin dito or nakadepende sa atin kung ano yung design. Pero meron naman tayong blank documents kung gusto nyo. But sa akin lang, parang mas mabilis, hahanap ako ng may yung naka-format na talaga or may template na tayong pagpipilian. So, mag-focus ako sa quotations or quotes na website. So, pupunta ako dito nung yung like na personal lang siya. So, punta ako dito sa ito na website na to. I mean, na template na to. So, hintayin lang muna natin while it's still loading up. So, pwede natin i-change yung name na yan. So, paggagawa tayo, simple lang naman talaga. Change natin yung name. Gawin natin Nel Ayula. Yan. Tapos, palitan natin dyan. So, lagay natin dyan pwede natin ilagay dyan content creator. Pero lagay natin dito yung codes. Or pwede natin ilagay dyan daily codes. Ay, sorry guys. Yan, lagay natin dyan daily codes. Ayan, tapos na. So, pwede natin palitan yung picture. So, pag magpapalitan ng picture, pwede tayo pumunta dito sa punta muna ako, hanap ako ng picture dito. Ayan, tayo lang muna natin guys, naglo-loading pa siya dito sa akin. So, yan, pwede nyo yung i-change or i-edit yung image. Pwede nyo yung remove yung background or depende sa inyo.
Pero sa akin, gusto ko papalitan ko to. So, ang gagawin ko, i-delete ko yan. Wag muna. Balik muna tayo. Tapos, pwede tayo mag-upload ng picture. Upload muna tayo ng image or upload tayo ng video. Sa akin, image yung i-upload ko. So, hanapin natin yung picture natin. Nakasave ako dito, yung nakalimutan ko yung name nun. So, hanapin muna natin. Parang ito ata. Yan. So, upload natin yan. Tama nga ito. So, pwede natin yan i-drag. Once punta dyan. So, ayan na. So, who I am, about me, tapos sample, yan na yung ano natin. So, yan lang muna. Tapos, about me pa yun lahat. So, tapos, dito naman sa volunteer work, pwede natin palitan natin yung volunteer work. Palitan natin yan ng ano yung iba't ibang types ng quotations. So, lagyan natin yan ng love quotes. Tapos, ito pwede natin yung palitan. Or, pwede natin i-delete lang yan. Pero as of the moment, hindi ko muna siya i-delete. Punta muna yan sa tutorials natin. So, mag-add ako ng page. Tapos, hanap ako dito ng templates natin. Lagay natin quotations na template. Ito lang ha, hintay muna tayo. Templates, quotations. Parang wala siya. Pag layouts ata meron. Or quotes na lang. Quotes, test search natin. Yan, may mga layouts siya. So, hanap tayo dyan. Ano yung mas magandang ano? Parang wala ata siyang artificial codes. Wala. Layouts pa tayo. So, ito pag layouts naman. So, parang mas mahirap. Call to action. Column. Ito. Mas maganda na ito guys. Mga ganito. Pwede natin yan siyang i-drag. Ayun. Tapos, yun. Lagay dito natin yung love quotes. Tapos ito, pwede natin palitan yan ng image. Pero dito muna, lagay muna natin ito yung selfie. Parang title ng quotes natin. Example, lagay dito. Tapos sulat natin dito. Palakayin ko muna yan. Para mas makita nyo ng mas malinaw. Ayan. Palakayin natin yun siya. Sample lang na ito guys. Ha, hindi ko aayusin yung hindi ko talaga aayusin ng ang design dito. So, sample lang natin to. So, pwede natin sulat dyan na ganito. Bakit maghintay ka pa kung alam mo namang alam mo naman na parang ganun lang guys. So, palitan natin yung title natin dito. Tapos ito naman, palitan natin dito. Ayan. Tapos change naman natin dito. Ano yung nata? Parang quotes na yung title natin eh. Palitan muna natin yan. So, sample, huwag muna natin lagyan ng ano dyan. So, pabayaan lang muna natin yan. Palitan natin yan later. Tapos,
Susulat natin dito. Gusto mo manghi ng tawad pero malalim pa rin ang sugat niya. Maghintay ka kaya na siya na mismo ang magsabi na naghilom ang mga sugat niya. Napakahaba lang, napakahaba naman ito. So, we just, ano lang natin, ang focus natin dito kung paano tayo gagawa ng websites gamit to. Pero pag gusto niya naman ng ano talaga yung sample kong photo, ano kayo, pwede naman natin palitan. So, kung gagawa kayo ng photo na ano talaga, photo, this, websites, sample yung mga shoots nyo na pictures, gawa nyo ng website. So, punta tayo dito, hanap tayo. Tapos, punta tayo dito, hanap tayo ng mas maganda. Ito ata. So, sample lang yung kanina. So, ito naman. Sample, punta tayo ng pixels.com. Doon tayo hahanap ng mga pictures. Yan, may mga free photos dyan. So, ito. Basta yan yung title. Sa sample, yan ang title. Tapos, punta dyan. Tapos, add page tayo. Tapos, ito hanap tayo ng mga pictures. Sample, nature. So, ayan. Pwede natin yan siya i-drag. Punta dyan. Tapos, lagay natin dyan. So, pwede natin siya i-resize. Tapos, ganyan. Ganyan. Tapos, balik tayo doon. Tapos, ito naman. Ayan. Ayan. Pwede natin siya i-resize ulit. Dapat mag-match sila ng size. Ayan. O, di ba? Tapos, hanap pa tayo ng isa. Ito na naman. Ito naman. Drag natin yan. Yung pixels.com, libre lang yan siya. So, pwede natin siya gamitin. So, ayan. Ayusin natin ito pagkalagay dito. Ayan. Ayan. So, pwede tayo mag-insert ng text dito. Tapos, add tayo ng ito, ganito. Itong text na to. Lagay natin dyan. Tapos, pwede natin yan adjust. Tapos, exchange natin yan. Tapos, ganyan natin para mas, ano siya. Yung text, pwede kayo makapili kung anong text ang gusto nyo. Tapos, pwede na yung kulayan yan. Tapos, yan. Tapos, insert naman tayo ng iba pang text. Or hanap tayo ng, ganyan natin dyan. Wait lang tayo. Ayan. AI. Kanina pa. Adjust natin yung size. So, yung ginagawa ko ulit, just a reminder, hindi to siya, ano, yung ginagawa ko lang dito is, pinapakita ko kung ano tayo gagawa ng website gamit ng yung Canva. Pero later, sabihin ko naman sa'yo, I will tell you also kung paano natin i-publish yung website.
So, ayan. Sulat natin ito, beauty of nature. Of nature. Ayan. Tapos, para mas pabagay siya, ayan. Pwede natin siya ilagay sa baba. Tapos, ito naman, i-adjust natin yan sa taas. Ayan. Adjust natin yan. Or actually, pwede natin yan siyang i-drag eh. Tapos pwede natin i-change yung size niya. Ayan. So, yan na yung ano natin, yung sample yan. Tapos, pwede pa tayong gumawa ng iba't ibang ano, yung kung ano yung niche nyo sa website nyo. So, kayo lang yung pumili. So, sample, tapos na. Tapos, pa-publish na natin yung website natin. Publish website. Ayan. Sample lang to, ha. Tapos, dapat with navigation siya kasi pangit pag without navigation. So, with navigation siya. So, publish natin ito to a Canva domain kasi mahirap yung pag-purchase tayo kasi magbabayad tayo. Pero pag may existing domain kayo, so pwede lang. So, click natin yung continue para mas mabilis. Tapos, sample yung URL nyo, ganito. Pwede nyo i-change yung URL nyo. So, or, yeah, pwede nyo yung i-change. Sample nature. Tapos, describe kayo dyan. Lagay lang natin. Yan na yung description natin. Publish siya. Preparing your design na po. Sabi dito, good friends, good books, and a sleepy conscience. This is the ideal life. So, ayan. Na-publish na natin yung website natin ng kanina. So, pagdating na natin siya, site/nature. So, your website is now live. Pero sa akin, after nito, i-delete ko yan siya kasi tapos na yon. So, pag i-view natin yung website, magpupunta yun siya sa ibang, ano, ayan. Tapos, pagdating natin dun sa baba yung kanina, ayan yung ginawa natin kanina. Yun siya yun. O, may website nito, may home, philosophy, about me, services, kahit ito pwede natin yung i-edit din. So, punta tayo, balik tayo dun sa pinakauna natin. So, edit natin yung design natin. We'll change that. Mamaya na to. Mamaya na tong survey na to. So, punta tayo dyan. Ayan. Sasagutan natin ito kasi ayan. So, ito pwede natin siyang palitan. Yung sa about me, yung sa home kanina, ito yung home. So, ganun lang guys, yun lang. Ganun yung pag-publish kanina. So, yun. Tapos yung URL pala, yung URL nyo pala kanina, yung pag-publish ng website, yung kanina, yun yung isi-share nyo para makita yung website nyo sa ibang tao. Pero but don't worry, pag sumikat kayo, marami kasi nagsimula ka sa zero viewers or zero audience, pero ngayon sikat na sila. So if you're planning to create a content or website na
according sa niche mo. So you can go ahead at saka gamitin yung libre na Canva for website making. And next video naman yung tuturo ko sa inyo is about sa blogger.com. Ito, may website ako dito sa blogger.com. Yan ang next na ituturo ko sa inyo. So, hintay lang tayo dyan. Then, ito yung draft ko before. So, hintay tayo sa next na video. Yan ang ituturo ko by next week ata. So, yun lang guys. And thank you sa panonood. And I hope na nagustuhan nyo yung video. At paki-like naman pag nagustuhan nyo. At saka, click nyo rin yung subscribe button. Thank you so much. Maraming salamat guys.